Hello mga miss, sa vlog na to parang hindi ko na kailangan mag-voice over kasi sobrang biglaan lang po ito. Kung may balak nga pala kayong mag-alaga ng mga gantong aso, dapat hindi kayo madiriin. Talagang dapat hindi kayo maaduwain. Dumakot ng mga pupo nila. Wiwi, yung mga ganyan, yung mga amoy ng ganun. Dapat hindi kayo nadidiri sa ganun. Na-install ka kay Mukhang. Mukhang, ha? Mami, oh, kita-kita, oh. Lumalasap pa. Huling-huli, oh. Nalasap-lasap pa, oh. Oh, oh, nalasap pa, oh. Talaga yung batang yan, oh. Kumain na naman ng tubol, oh. Ayan, oh, huling-huli, oh. Bawas na bawas, oh. Mukha, mukha. Mukhang ina talaga si Mukha. No, no. Mukha. No, no, Mukha. No, no. Nanay will galit. No, no. Don't eat your bubo. No, no. Mukha. No. Mukha. Mukhang ina. Mukhang ina. Mukhang. No, no. Don't eat your pupo, ha? That's not food. Oh, ano? Ha? Ikaw pa galit. Ikaw pa galit. Ha? Ikaw pa galit kasi hindi ka pinakain ng pupo. Ha? Talaga si Mukhang? Siya pa galit. Oh, siya pa galit. Gusto niya atang mukbangin talaga. Gusto niya atang ubusin. Kakaligo mo lang, anak. Diyos ko, Maria Josep. Ito yung mga shih tzu. Kumakain ng popo. Bakit ba kumakain ng tubuli itong mga shih tzu? Kakaloka. Nga na tuloy. Nalimutan ko pa naman ilagay yung potty tray niya kasi ano, pinapatuyo ko pa. Kakalinis ko lang nung ko siya kung babalik pa ulit siya dun sa popo niya. Ginagalitan ko para hindi siya umulit. Try lang. Pero alam niyo mga mini, itong mga nakaraang araw, very good na yun kasi doon na talaga siya pati tray niya, tsaka yung wiwi niya, doon na rin siya nawiwi. Eh ngayon lang, nalimutan ko lang ilagay yung pati tray niya. Hindi na siya babalik. Takot na ata siya magalitan ni nanay. Oh. Ay, kawawa naman si Mukha. Hindi nakakain ng tubol ti Mukha. Bakit hindi naman pinakain ni nanay ng tubol? Ah, ay wawa naman imuka. Mukhang ina. Tinitinan ko siya ngayon kung babalik pa ulit siya dun sa pupo niya. Mukhang hindi naman na. Pero tinatanawan niya pa rin talaga. Oo, oo, talaga makulit oh. Mukha. Don't eat that, Mukha. That's not food. Kakaligo mo lang. Kakain ka kaagad niyan. Di ang baho mo na agad. Mukha. Kulit si Mukha, ha? Galit ka pa. Aba? Siya pa galit, oh. Mukha. Aba. Mukha. Labanan mo yun, anak. Hindi yan kinakain. Oo, tama, oh. Siya pa ang galit, oh. Dahil hindi daw niya makain yung tubol niya, oh. Mukha, ha? Mukha! No! Mukha! Aba! Mukha! Diyos ko, ah, kunin ko na nga ni. Hindi ata ito matitrain talaga ng pag-ganto-ganto laang. Ah, dakutin ko na, Mukha. Dakutin ko na, Mukha. Ito, Mukha. Mukhang ina ka talaga. Hindi ko dinadakot kasi akala ko baka, ano, baka malaman niya na hindi talaga kinakain dapat yun eh. Pero ngayon, parang hindi siya natututo. Binabantay niya pa rin. Mukha! Yan, after niya mag-poop, ito nilalagay ko. Para at least hindi naman siya umamoy dito sa loob ng bahay. Maganda to talaga, nakakawala siya ng amoy. Tsaka mga me, first time ko mag-alaga ng ganito and ngayon lang ako naka-experience talaga ng kumakain siya ng mga ganun. Kasi doon sa mga husky namin, hindi ko naman siya naranasan. Kaya medyo bago pa siya sa akin. Siguro kailangan ko muna mag-search kung paano
mawawala sa ano nila yun. Paano mawawala sa kanila yung pagkain ng mga ganun. Para syempre naman, good hygiene, di ba? Ay, hindi mabaho yung bibig nila. Kain po po, tapos kiss nanay. Ha? Kain. Mami! Ew! Bye! Brush time muna, mukha.